May problema ka ba pagdating sa usaping puso? Huwag kang mag-alala dahil may solusyon na tayo dyan. Welcome to Dear Alex! Palalim na ng palalim ang ating mga topics. Next time, mag-uusapan na natin kung ano nga ba ang mga tips para makaiwas sa cancer. Puro pa rin sa love ang pag-uusapan natin. Anyway, ito na ang ating question of the day. Tingnan na natin. Dear Alex, infatuation po ba to? Parang love ko na siya. Paano ko ba malalaman ang difference? Oh, oh, oh. Magandang topic ito dahil maraming nako-confuse kung infatuation nga ba ang kanilang nararamdaman o love. Ano nga ba ang difference? Para lang yung... Ano ba talaga meron sa inyong dalawa? Iba yung closeness nyo kasi. Tingnan nyo naman yung relasyon nyo, napaka-sweet yung sa isa't isa. Sobrang close nyo, tapos yung relasyon nyo sobrang tibay pa. Ang commitment na lang yung kulang. Hindi nyo ba napapansin yun? O ayan, akala natin, love, hindi naman pala. Pero okay lang yan, minsan kasi talaga maraming taong nako-confuse. Kahit ako minsan na-confuse na rin noon. Alam ninyo, sabi ng isang psychologist na ang crush daw ay naglalast ng 4 months. And beyond 4 months, it's love na raw. Ang sabi ng mga experts, infatuation daw is the now. And love, yun yung nagtitake ng time. Sometimes talaga, nagsisimula ang love sa like and infatuation. Pero dapat we have to make it clear, ano nga ba ang infatuation? Ang infatuation, ito yung time na kailangan mo na siyang makita. Kapag tinext mo siya, di siya nag-reply, yung hindi ka na mapakali. Tapos may nalaman ka lang na meron siyang crush. Yung napaka-OA at exaggerated ng mga moves mo na parang galit ka na, nag-aambok ka na lang, ano, hindi ka lang niya na-replyan. Or meron ka lang nakitang may kausap siya. Kapag masyadong exaggerated at masyadong unreasonable ang maginagawa mong actions, hindi yun love. That is infatuation. And infatuation is self-serving, parang obsession yan. Jason, sorry kung nabigyan kita ng mixed signals, ha? Pero friendship lang yung mabibigay ko sa'yo ngayon. Kahit na nag-aaway kami ni NJ, mahal na mahal ko pa rin siya. It's fine. Ang love, diba? Ang love is very selfless. Ite-text kita kasi gusto kong maramdaman mo na mahal kita, hindi dahil nag-e-expect ako ng pabalik. Yun ang difference. Di ba sinabi ko huwag ka nang pupunta dito? Di ba sinabi ko rin sa'yo na gusto ko nandito ako? Kaya naman obligado na alagaan ako. Tingin mo ginagawa ko to dahil obligado ako? O dahil naaawa ako sa'yo? Ay ka, ginagawa ko to dahil mahal kita? At hindi ako alis dito kahit pagtabuyan mo pa ako. Dahil kung ikaw, gusto mo nang sumuko, ako hindi. Kung pagod ka nang mahalin ako, problema mo na yun. Basta ako, andito lang ako palagi. Hindi kita iiwan, naintindihan mo ba yun? Yun ang difference. Infatuation, you expect something in return. Love, you don't expect anything in return. That is love ba? So, babasahin natin yan sa Bible. Love is patient, love is kind. So, love is patient. It's not infatuation na ang infatuation now. Ang love, kayang mag-antay. It does not envy, it does not boast. Hindi nagseselos ang love. It is not proud. It does not dishonor others. It's not self-seeking. Hindi pang sarili mo. Kaya nga, di ba sabi nila, when you love someone, you let it go. Ang infatuation, hindi! Dapat sa akin siya! Love is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Kita niyo na? Ang infatuation, mabilis kang magalit, mabilis kang mainis. Pag love, matagal. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Sana ay may natutunan kayo. Medyo naging biblical tayo, pero it's okay. Dahil sabi nga ng mami ko, you love me, I love you too. And it's not infatuation. Yan po ang turo sa akin ni Mami Pinky. Anyway, thank you so much for watching. And I hope you learned something. And if meron ka pang mga katanungan tungkol sa pag-ibig, sa crush, sa ex, or sa pera. Wala, huwag sa pera.
mag-message na lang po kayo dito sa aming social media accounts. Thank you all so much for watching. This is Dear Alex.